kailangan to. Magkakasama sila sa church. Hallelujah. Magkat po na ito. Ito magkasama ito. Hallelujah. Amen. Nung malaman ito si Sapphira, amen, na nagbenta ng lupa kasi anong alam na magbenta sila ng lupa eh. Alam nila kung magkano pinagbentahan. At hindi ito itinago ni Ananias kung saan yung asawa ni Sapphira. At siyang dalawa sa kanito ay nalaman din ito ng kanyang asawa. At pagkatapos malaman ng kanyang asawa ay wala man ang gatong-gatong na sinabi, Ananias! Hindi ba lang sinabi, Ananias? Hindi ba ang pinag-usapan natin na ibibigay natin sa Diyos ang mapagbibintahan natin? Itutulong natin sa gawain ng lahat ng mapagbibintahan natin dito. Pero, hallelujah, nagkaroon sila sa buwatan. Marahil, nanghinayang sila. Amen. Siguro, sinasabi ni Siguro ni Ananias, mahal, sobrang laki naman yata na ito, ibigay natin sa church. Sobrang laki naman yata na itong tulong na ito. Kalahati lang ang unang ibigay natin. Okay? Hallelujah. And then, ganun lang ang ginawa nila. Tinago nila yung kalahati, yung isang bahagi, at yung isang bahagi ay dinala nila sa paano ng mga apostol. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu? Ito pong panahon na ito, hallelujah, ay kagagaling lamang nila sa baptism of the Holy Ghost. In other words, ang mga tao ito ay puspos sa banal na Espiritu. Okay? At naniniwala ko si Ananias at Sapphira kasama dito binaptize. Kasama sila na puspos. Ibig sabihin, hallelujah, dumating sa punto, amen, hallelujah, sa kabila ng kanilang pagiging puspos ng banal na Espiritu, amen, ito ay naiwaglit nila, nawala sa kanila, kaya sila ay nadaya. Okay? Hallelujah. At sabi nito, datapag sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos si Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu? Okay? Espiritu Santo. At upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Kita niyo, paano nalaman ni Pedro? Hindi naman siya nag-imbestiga. Hindi naman niya sinundan si Sapphira at si Ananias. Bakit na gagawin yun? Hindi po siya nag-survey para malaman magkano ba ang benta sa lupa nitong si Ananias. Okay, kasi pagkabigay na pagkabigay, sabi ni Pedro kay Ananias, Ananias, pinuspos ka ng Satanas. Ang puso mo ay pinuspos ni Satanas upang magsinungaling sa Espiritu Santo, upang maglingit ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Okay, naniniwala ako, hindi si Pedro ang nagsalita ng oras na ito. Ang banal na Espiritu ang nagsalita kasi hindi naman talaga alam ni Pedro kung magkano ang pinagbintahan. Nang bahagi nito si Ananias. Paano nalaman? Hallelujah. Ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu ang nagsalita nung oras na ito. Alright. Nang yaoy, sabi niya, nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling sa iyong sarili. Sabi ni Pedro, hindi baga Ananias, nung hindi mo pa binibenta ang lupa, kanino ba yung lupa? Hindi ba sa'yo? Yan ang sabi ni Pedro. At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo rin ang kapangyarihan? Hindi pa sabi ni Pedro, hindi baga nung pagbili mo, ako'y malaya ka naman na kunin. Hallelujah, yung para sa iyo, kasi sa iyo naman talaga yung lupa eh. Yes. Okay, ang sabi ni, upagin ang lupa, sa iyo naman talaga yung ay pagbili ng pangyayari. Meron ka kapangyarihan kung anong gusto mong gawin dyan. Anong inisip mo pa ang bagay na iyo na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi saan? Sa Diyos. Ibig sabihin, hallelujah, nung tagpo na tanungin ni Pedro kung magkano ang benta, sinabi lang sinabi ni Ananias, nakalating mo milyon niyang Pedro ang aking napagbentahan. Ano sabi ng Banal Espiritu na sinungaling ka, Ananias? Kalahati lang ang mga ibinigay mo. Pwede mo namang sabihin na, Pedro, isang milyon ang binenta ko. Pero ang kalahating milyon na ibibigay ko sa'yo, kasi mas akin yun eh. Malaya naman yung sabihin niyo, kasi kanya naman talaga yung sabi ni Pedro. Okay, sabi ng Banal Espiritu. Pero nang tanungin sila, yun lang ang binigay. Kasi sinasabi nila, yun lang ang halaga na napagbentahan nila. Ng bagay na binenta nila. At nang marinig ni Ananias ang salitang ito,
ay nahandusay at nalagot ang kanyang hininga. In other words, hallelujah. Amen. Hindi, kumbaga sa mga dahil doon sa takot niya, paano nalaman ni Pedro kung bakit ito? Amen. Hallelujah. Ang Diyos ang nangusap noon sa iyo. Isa iyo. At sa sobrang takot nitong si Ananias, hallelujah, ang sabi-sabi ng propeta ng ating Panginoon, ay talaga nasyak siya. Nagulat siya sa nangyari. Paano nalaman? Hallelujah. At alam niya na walang maililigit sa kanya, walang maililigit sa Diyos ang bagay na tinatakot niya. Alright? In other words, nag-input itong si Sapira, kahit itong si Ananias, ng bagay na kanya. Alam niya, sa inyo naman yan, bakit po pinag-inputan ang sarili mo? Bakit po ninasawan ang bagay na sa inyo naman talaga dati ito? Wala naman mawawala kung sasabihin mo, Ananias, na kunuha mong kalahati kasi sa inyo naman yun. Okay. Alam niyo ba mga kapatid ang kahalagahan ng ibigay? Pag tayo ay nagsabi sa Panginoon ng isang bagay na gusto natin ibigay sa Kanya, amen, ibibigay mo dapat yun. Amen. Pag sinabi mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo, dapat ginagawa mo yan. Amen. Okay, let me read this quote. Okay. Para mapatunayan natin, kapatibay natin. Ito. See, we are not playing church. Amen. Hindi tayo naglalaro dito sa simbahan. We are living in the presence of the Holy Ghost. Binanggit niya dito si Ananias Sapira. You better be sincere. Hallelujah. Remember Ananias Sapira, sabi niya. You better be sincere and correct with God before you try. Remember, it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Dito to sa church, hindi tayo naglalaro. Amen. Pag niyo si Lord, pag ako binless mo, paglinig ko lang kita. Amen. Aba, dapat ginagawa natin yan. Okay, hallelujah. Kaysa kasi ng condition natin. Pinagibigyan ng Panginoon ng condition natin. Sa katotohanan, dapat hindi natin binibigyan ng condition ng Diyos, di ba? Kaya lang tayo maglilingkod pag ako pinagpagtayin ng pala. Whatever it takes, ano man ang bigay sa atin, meron man tayo at wala. Amen. Hallelujah. Pag sinabi mo sa Diyos, maglilingkod ka, dapat maglilingkod ka. Okay, hindi mo dapat pag-imputan ang bagay na sa'yo, na dati nang sa'yo. Hallelujah. We are not playing church. We are living in the presence of the Holy Ghost. At habang narito ang buhay ng Diyos sa ating harapan, wala tayong maitatago. Hindi natin may sabihin, eh, joke lang naman yung pag-church ko eh. Scam. Maraming scammers ngayon. Okay. Kaya sa internet, nag-aaral mga scammers. Diba? Yes. Okay, maraming mga link yan. Kaya huwag kang pipindot ng mga link na hindi mo alam. Sigurado, mauubos na naman sa chicks mo. Alright, maraming puso-puso kayo ng mga scammers. At maraming Kristiyano ang naging scammers sa loob ng iglesia. They are playing church. The church, hallelujah, pero ang puso nila ay malayo sa ating Panginoon. Can you say amen? Nagsisimba sila tuwing Sunday, naglilingkod sila tuwing Sunday, pero ang puso nila ay hindi talaga sumasambat sa Diyos. Bakit? Idinidinay nila ang Panginoon ng ating Panginoon. Alright? We are not playing church. We are living in the presence of the Holy Ghost. Remember, sabi niya, Ananias and Sapira. Nakita niyo, lumabas ang nature. Pagdating sa pera, ito sa Sapira, ako'y nagiging Sapira. Nagiging mukhang Sapira talaga. Sa pangalan pa lang, kita niya, alam mo mga kapatid. Nagiging mukhang pera eh. Si Sapira, nagiging Sapira. Hallelujah. Alright, so ito yan. Hallelujah. Sabi ni Ananias, sumalinig niya, hallelujah, ay nangangusay at nalagot ang kanyang hininga. Dano, pati hindi ako pangyari ng ating Panginoon. Pag nailantad niya ang isang bagay, hallelujah, may talaga sisidla ka ng takot. At sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. At nasitindig ang mga kabilitaan at sila'y binalot at siya'y binalot at kanyang dinala siya sa labas at tinilbing. At may tatlong oras ang nakaraan na ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok dito sa Sapira. Hindi niya alam ang nangyari. Siguro, kung bagay sa ato, pagkakit sa church, nalit na konti itong si Sapira. 3 hours na nakalipas. Hallelujah. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin, kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Nakita niya. Hallelujah.
Wala ka ganun-ganun na sumuhin dito sa pila. Sa pila, sabi niya, sabi ni Pedro, sa pila, ganito mo nga lang ba'y pinagbili ang lupa? Sabi niya sa pila, oo. Alating milyon lang, Pedro. Ayun. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu Santo ng Panginoon? Narito na nasa pintuan ng mga paan ng mga nagsipag-ibig sa iyong asawa at kanilang dadalhin sa labas. At pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga at nagsipasok ang mga kabilitaan na sumpungan siyang patay at siya'y kanilang inilabas at inilibig siya sa siping ng kanyang asawa. Pagkakataon na sana ni Sapphira na magsisi sa ating Panginoon pagkatapos ng malaman nito. Binigyan siya ng pagkakataon ni Pedro, tinanong siya. I believe, hindi na siya isang beses tinanong. Sapphira, sigurado ko ba? Nakalating minyon lang pinagbentahan mo. Pedro, totoo yun. Hindi ka ba nagtatakot sa banal na Espiritu na ito? Sa mga narito sa likod mo, ang mga nagsipag-ibig sa iyong asawa. Yung tagpo na yun sana, pwede na siyang magsisi. Can you say amen? Dahil alam nila, alam ni Sapphira, hallelujah, na sinasabi ni Pedro, totoo. Nang sabi niya, yung mga nasa likod mo, yan ang naglibing sa asawa mo. Kasi nagsinubali siya sa banal na Espiritu. Okay, pwede na sana magsisi si Sapphira. Pagkakataon na sana niya, nasabi niya, Pedro, patawarin mo kami, dito taong kami milyon, isang milyon talaga, binanda namin. Okay, kinuha lang namin yung kalati kasi sa amin man yun. Yun sana, sinabi ni Sapphira. Then, hallelujah, at pag-aksilid naman ang takot, at nakito nga nangyari, at pagdakay, nahandusay sa panan niya ang babae at nalagot ang hininga. In other words, hindi siya nagsisi sa bagay na kanyang nalaman. Okay, sa kabila na siya tinanong ng banal na Espiritu, sa kanya, wala kagagod na sinabi, totoo ang sinasabi ko, Pedro, yun lang talaga. Ibig sabihin, pwede pala, na tayo nagsimba, na tayo nag-church, pero nagsinawalan tayo sa Diyos. Pwede pala na 20 years na tayo sa sambahan, pero hindi tayo talaga nagtitiwala sa Diyos. Pwede pala natin gawin yun. Pwede yun. Amen. Pwede yun. Pwede natin gawin yun. Pwede tayo magsimba, pwede tayo mag-church, pwede tayo kumanta, pwede tayo dumugtog, pwede tayo mag-aral, na tayo nagsisinungan sa Diyos. Pwede natin gawin yun. Pero, siguraduhin mo lang, hindi ka maka-andos tayo. Kasi ang nangyayari, dahil sa pagsinubay ito sa inang Sapphira, namatay sila. Ganon, ang posibleng mangyari kapag tayo ay nagpatuloy ng pagsinubay sa kanilang Espiritu. Kaya kung tayo ay maglilipod sa Diyos, maglipod tayo ng buong puso sa kanilang Espiritu. Ibigay natin ang buong buhay natin sa paglilipod sa ating Panginoon. Huwag tayong magsisinubay. Huwag tayong magpunta sa simbahan na peke ilang ating church. Pag nagpunta tayo sa simbahan, hallelujah, isipin natin na tayo naglilingkod ng totoo sa ating Panginoon. Gawin natin ang tamang paglilingkod sa Kanya. Ibigay natin ang buong paglilingkod ng puso natin. Hallelujah. Kung tayo na sa church, hindi lang tayo physically dapat nalito. Pati yung isip natin, pati yung ating spirito, pati yung ating kaluluwa nalito sa church. Hindi natin lang itong katawan mo, pero utak mo nandun sa